11 Delta variant case na ang naitala sa lalawigan ng Pangasinan. From the previous week, we have additional 8 Delta. Delta variant. We have now 11 and the confirmed case. Yeah, confirmed Delta case. Sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan, kinumpirma ni Dr. De Guzman ang local transmission ng Delta variant sa probinsya. 6 of these new 8 cases of Delta variants are actually locally transmitted. So doon po sa 8 na binadala ng advisory ng Departamento ng Kalusugan, 2 po dyan ng OFW, pero 6 po dyan ay locally transmitted na. So tama yung ating pong pagkakaalam at yung analysis ng mga expert na talagang may locally transmission na ng Delta variant. Ang mga kumpirmadong Delta cases ay na-detect mula sa mga random samples na ipinadala ng Pangasinan sa DOH para sa genome sequencing. It's the DOH who determines the selection of the specimen kasi random. Sinasabi nila, padala ka ng ganitong set. They give the numbers at yun yung pinapadala po natin for genome sequencing. Yung mga OFW lang po ang mandatory na sinisequence po ng atin pong genome center. However, for the local po, randomly po yan, selected ang positive specimen. Naniniwala si Dr. De Guzman na Delta variant ang sanhi ng mabilis na paglobo ng COVID cases sa lalawigan. We still believe that this is related to the infection ng Delta variant, no? Because as we are monitoring the profile of those COVID patients who are positive, napakalaki po talaga ng contribution ng APOR na lumalabas po ng Pangasinan. Plus the fact that the Delta variant confirmed cases in the province, meron na nga po talagang mga businessman na tinatamaan po sila. So when we interviewed and investigated this businessman, no, he said na meron nga siyang naging bisita na parang Bulacan. So dito po yung tinitingnan namin na locally transmitted po ito. Hindi pa tinukoy ang mga bayang may Delta variant cases. Sa ngayon, lagpas 3,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.